ang aking part 2 na pagkukwento nung ako yung tuturo sa TESDA, kaya ako mahigpit sa attendance kasi ang ugali ng mga estudyante. Halimbawa, i-enroll sa'yo 25 katao sa isang session. So yun ay tatagal ng 3.5 months. Yung iba, hindi na yan magtutuloy-tuloy. Sa akin, hindi pwede. Kapag pinasok mo ang welding sa TESDA, ay hindi ka pwedeng lumayas. Dahil ipapa-blacklisted kita. Ganyan ang katwiran ko. Bakit? Ang daming kabataan na gustong mag-aral. Tapos pag ikay nakain, hindi mo paaalagaan. Kaya bawat estudyante na session na hawak ko, pag sinabing 25, gagraduate sila ng 25 din. Talagang kinukonsensya ko sila dahil hindi yan para sa akin dahil libre ng government yan. Maraming batang gustong maka-enroll. Marami akong mga dinadown at hindi tinatanggap sa interview dahil ramdam ko na hindi sila seryoso. Kasi ini-interview yan bago ko makapasok sa main TESDA. Ang aking goal is maturuan kayo ng tamang responsibilidad pag kayo ay humawak ng isang bagay, tapusin. Yun ang aking katwiran. Kaya pagdating sa mga ate attendance at responsibilidad, kailangan gusto ko ayos. Sino ba ang makikinabang balang araw? Di sila rin. O kaya yung mga estudyante ko ang gagaling mag-welding. O, alain mo yun, may mga trabaho sila. At hindi sila lalabas nang walang alam. Yan ay naikwento ko lang dahil maraming batang nagte-TESDA walang alam. Bakit? Pag pupunta sa TESDA, anong ginagawa? Naglalaro. Nagte-text. Hindi sila nag-aaral ng welding. Sa akin, bawal ang cellphone sa loob ng shop. Kasi, wala. Magpipicturan? Magbibidyuhan? Hindi pwede. Kayo ay, ikaw nga ay libre ng government. Pag-usayan. Yan ay munting alaala ko na naiisip pag ako'y nagtatrabaho. Sabi ko, sana na dala ng mga estudyante ko ang ganong kaisipan na itinuturo ko lagi sa kanila. Yun lang.